Hello guys! Welcome back to my channel. It's Marky Alonzo. So ito yung continuation ng itinuturo kong tutorial sa inyo. Hindi nag-e-end sa pagbuburda ang damit ng poon. So right after burdahin, ano yung gagawin? Siguro natatanong nyo sa sarili nyo, paano ba ito babakbakin dito? Well, yan ang topic natin today. Of course, pagkabakbak nyan, lalainingan, and then finally, ibibihis na sa poon. So, focus. Sana may matutunan pa kayo sa episode na to. So, ano yung mga kailanganin natin, guys? Siyempre, kailangan natin ng gunting, timbol, and of course, yung panglining. I chose pink. Masyadong strong kasi, black and gold na eh. Ang original plan ko is red, pero wala nga ako nakita na red na bato. So, inisip ko gawin na lang siya na pink. And then, yung black na sinulid para sa pagsasarado mamaya nitong mga to bago isuot. And kulay pink para sa panglining. So, gantong unang gagawin. Ayan guys, sa pagkakataon na to, tatanggalin ko muna yung mga thumbtacks sa bastidor. You can have the option na i-cut na siya directly sa bastidor. Pero this time, tanggalin na lang sa bastidor para mas may pakita ko sa inyo ng buo at mas maikat ko ng mas maayos para mas maging proper. Kasi baka mamaya ma-adapt nyo kagad yung ginagawa namin, yung ginagawa ko na medyo pang mabilisan, medyo pang ano na siya sa mga taong madalas nang ginagawa tong bagay na to. But for you na nagsisimula, it will be good kung ituturo ko ng mas proper yung pagka-cut. And guys, natanggal ko na siya sa bastidor. Ngayon, ang first step ay guguntingin nyo siya. So sa pagugunting ninyo guys, approximately, kailangan nyo lang magtira ng 1 inch. Okay? That 1 inch is necessary para sa paglalining ninyo. Huwag nyong gugupitin na sagad dito ha. Yung mga magkakadikit na detalye na yan, careful. Pag nagsigupit kayo dyan, lagi nyo i-consider yung 1 inch ng isa't isa, okay? Ayan, the same thing is true para sa sleeves. So guys, this time, ayan o, buo pa yung pinaka-pilon niya. So para mas easier, para mas malambot, pagka naglining na tayo, you need to cut out yung excess na pelon. So there, ayan na guys. Maging faithful naman tayo sa may pinaka-guide natin. Ito na yung excess na approximately 1 inch para sa tela. Ngayon guys, meron kaming way ng paglalining na medyo pang mabilisan. Pero ituturo ko sa inyo yung basic. Ganito ang gawin nyo muna. By the way, gumamit kayo ng ibang kulay na sinulid ha, para makita nyo. Huwag kayong gagamit ng same or ng black. Pero okay lang din naman kung yun ang trip nyo. Para makuha nyo yung shape niya pa rin, yung pinaka-padron natin, yung pinaka-padron na pinaghirapan yung gawin. Ayan, ganito gawin nyo. Kasi ang plano ko kaninang ituro, pagpatungin na yung panglining at saka ito, sabi ko, huwag muna. Probably next tutorial. Ngayon guys, sa mga gantong pa-curd na to, para makuha nyo yung shape niya, kasi hindi nyo na makukuha ng ganyan yan. Masisira ang pilon nyo. Kailangan nyo mag-cut. This is the only way para makuha nyo yung shape. Ayan o, pagka ibinabaloktot na ng mga ganyan. Yan. Okay? So, sa ngayon, i-basting ko muna sila. Kita nyo? Sumunod na siya sa shape. So, ganun lang din ang gagawin nyo sa sleeves at sa blouse. Diba kitang malaki chunk ko dyan? Ooh.
Guys, sa part na to, be careful na kasi may mga burda na. So, balik na rin ko na lang, ha? Hindi pa ako satisfied sa basting. Charot. So, feeling ko kailangan ko pang gumupit ng... Ayan, oh. Masyadong malaki pa yung excess ng kanyang pelon. So, mangyayari yan, medyo ma-oversize ang damit. So, huwag niyong hayaang mangyari yon. Kaya, gupit ulit. Especially, ito yung haba. Ayan, guys. So, look. Ayan. Sakto na siya sa kanyang pattern somehow. Diba, what's the purpose na itinuro ko sa inyo yung hindi paglaki ng pattern kung makahayaan lang natin tong lumipas. Kaya wag ganon. It's a sign of being mediocre. Ayaw ko yan. So, ayan guys. So, ito. Ayan. So, nakita nyo na yung itsura niya. We're getting closer sa pinaka-size niya mismo. Excited daw. Kanina ko po ginaganda. So guys, ito yung pang-lining. Ayan, I chose this pink satin para sa pang-lining. So, ang gagamitin ko dito ay yung wrong side. When you say wrong side, hindi yung makintab na part. Ito yung makintab. Ayoko nito. Ayoko ng makintab. So, ito ang gagamitin ko. So, para ang lumabas ay ang wrong side, itihaya nyo yan. Tapos ngayon, ipatong nyo itong palda. Ayan guys. So guys, may dalawa kayong option. Pwedeng i-cut nyo muna to. Or ganto. Ito yung safe na pwede kong ituro sa inyo. Kasi based on my experience, taas pa natin sa yung tela. Yan. And guys, itatahi ko na. Based on my experience, kung ba't ganto ang ginagawa ko. Kasi minsan, pagkatapos kong i-cut yung tela, dahil nag-move siya, hindi siya sumasakto pang lining. Minsan kinakapos siya. Para maiwasan yung mangyari yun, ganito na lang muna ang gawin nyo. At least ito yung surest thing na may sasuggest kung hindi kayo magkakamali. Tapos, guntingin nyo na at mag-approximate 1 inch ulit kayo na pasobra. By the way guys, I forgot to tell you. Ang tela, automatic lukot yan. Pag galing Divisoria, kahit galing ng mall yan. Kasi itinutupi yan kapag ibinabalot. So, plansyahin nyo. Plansyahin nyo muna to. Yung pinaka-main na tela nyo na pagbuburdahan nyo. Okay? At kahit itong pang-lining, pinlansya ko muna bago ako mag-lining. Pinaplansya muna namin pati pang-lining. Para hindi siya lukot-lukot, hindi siya masagwan tignan. Okay? Regalo nyo na sa puwi nyo. Huwag kayong tamari. Okay guys, so... Linisin ko muna itong mga dilaw na to. Guys, I forgot to tell you also, kapag ka nagpa-patch kayo, pala dyan ang corrugated sa gilid. There's nothing wrong with patching. Kasi minsan may mga narinig ako na, kilala mo ba si ganito? Pag gumawa sila, patch-patch lang, hindi direct. Alam nyo guys, style yon. Kasi para sa akin, mas gusto ko nga ang patching eh. Kasi mas buhay na buhay ang detalye. 3D siya. So, hindi issue kung patching o direct, walang issue doon. Ang may issue kapag pangit ang burda. Kapag pangit ang padron, kapag pangit ang bihis, may issue doon. Okay? Kung patching yan o direct yan, walang issue doon. Mas ma-effort ang patching, believe me. Kasi kung direct na burda yan, pagkaburda, kagaya nitong mga ginawa dito, wala na, tapos na. Pero kung patching yan, magugupit pa kami, maghihinang pa kami, saka namin pagdidikit-dikitin ng detalye para mas maganda yung flow niya, mas 3D siya tignan. Mas matrabaho yun. Pareho lang ang gagawin nyo. Okay? Etong inner pink na to, inner pink of picture. Ang reason yan kung ba't masyadong pasok sa loob is that kapag tinupi ko to, may papasok ko yung tela sa loob. Ayan. Pag naglining ako, gusto ko nakapasok siya ng bahagya ng ganyan sa loob. Ayoko nakikita. Pero may mga style na ang gusto ng mga kliyente medyo nakadungaw ng konting ganyan. Ayan o. May mga ganyan. Or minsan, mas mahaba pa. Pero ngayon, ang gagawin ko muna ay yung the normal one. Itatago ko yung lining. Ayan.
dudungaw lang siya ng bahagya just to see na pink ang lining niya. Okay, dito ako magsisimula sa gitna. Ayan. So, ganito lang guys ang gagawin nyo. Pasok. Tahe. Galing yung bulo. Sumabay pa. Ayan, naka-basting na. Okay, ang ating pink na pang-lining. So, ganito lang ang gagawin. They call it lilip. So, sa paglililip, yan, kadalasan ng mga may bowl, itago nyo yan. So, ang pipi nyo to. Ito yung pinakasimula. Parang pagbubuhol. Ayan. So guys, sa paglililip, ganyan. Kung gantong style ng paglililip mo, nakabaliktad, naka-expose sa'yo yung pang-lining, ang lagi mong unang tusok, yung ilalim, yung pinaka-main tela kung saan may borda. Okay? So ganito yan. Tusok kayo sa ilalim, tapos nyo itong dulo ng karayon, saka nyo ito sungkitin. Ayan. And then do the same process. Bumalik ka sa tusok mo kung saan ka nang galing. Labas. Tusok kay pink. Yan, ganyan. So, babalik ka lang ulit sa pinakalas. Kay black. And then, tusok ulit kay pink. Ayan, continuous process siya. Ayan guys, ganyan ang paglalining ha. They call it lilip, itong tahi na to. Ayan guys, ganyan lang ang itsura niya, okay? So gagawin niyan sa isang buong paikot na to, hanggang doon sa sleeves at saka sa blouse. So ayan na, na-lining na ang palda, dalawang sleeves, saka blouse. So guys, ngayon, lilinisin to. Madali lang naman siya linisin eh. So guys, lahat ng pinambasting natin na yan, tatanggalin nyo yan. Kailangan maging malinis siya. Okay? Hatakin nyo lang lahat to. Ayan. Ganito dapat ang kalabasan niya. So dahil nalinis na, ngayon isasarado na siya. So kanina, kung pink ang gamit na sinulid, ngayon, gagamitin nyo na yung black na sinulid para pangsarado nito. So paano siya isarado? Hindi na siya yung parang lilip na style. So isasarado nyo talaga siya. Pagtatagpuin nyo siyang ganito. Ayan, so yung buhol, alam nyo na yan. Dapat itago yan. Tapos guys, ganito lang ang tahi. So, ganito ang gagawin pagsasara sa dalawang sleeves. Actually, dalawang sleeves lang naman ang isasara. Tapos, isasara yan mga hanggang dito. Hanggang dito na lang muna. Kasi, pag naisara na siya, guys, para isusuot na lang natin siya na ganito. Ayan. Hindi yung pagkabihis at saka kayo magsasara. So, ngayon, linisin lang din to. Remember, gumawa ako ng likod no, na hinati ko. Ayan. So, pag duduktong-duktongin lang din to, yung blouse, kailangan niya ng likod. So, pagkalinis nitong blouse, iduduktong lang tong mga likod. Ayan. Tatahi ko lang din sila. Ayan. Itatahi ko yan. Kagaya ng ginagawa kong pagtahi dito. Ganyan ang pagsarado, ha?
Kagaya nung tinuro ko sa inyo sa sleeves, guys. So, ganun nyo siya isasarado. Ayan. So, unahin muna natin ang sleeves, guys. Ayan. Para pag inilagay itong blouse. Ayan, guys. Nakapasok na yung pinaka-sleeves dito sa kilikilid na part. Isarado nyo na to, guys. Same nung pagsasarado ng sleeves at pagsasarado ng palda. One eternity later. Ayan, guys. Ito na ang produkto ng ating 5 episodes. Ito na ang produkto ng pinaghirapan at saka mga bagay na inaral nyo. So, guys, kung meron pa kayong mga katanungan, huwag kayong mag-hesitate na mag-comment. I hope naging happy yung mga nag-request na magkaroon ng tutorial. So, medyo marami ako nabasa nun. And I hope makatulong din to para sa mga interested na matutong magburda at gumawa ng damit ng puon. And of course, you have to like and share. Nag-oblige, you have to. Okay, please do like and share this video para ma-spread yung ang good news sa lahat. Sa lahat ng taong interested sa pagpupuon, gustong gumawa ng damit ng puon. I think this is a good news for everybody. So sana, bukod sa natuto ako para sa tutorial na to, na natuto akong mag-reach out sa inyo, na natuto akong huwag maging madamot, kundi i-share yung mga bagay na alam ko, sana matuto rin kayo at matutunan nyo yung mga bagay na natutunan ko. Okay? Please do subscribe to my YouTube channel para ma-update din kayo sa mga tutorials na possible na pwede ko pang ituro regarding sa Santo Vestments. Hindi pala ako nangarihin sa camera. Anyway, basta nakuha nyo yung message, okay na yun. Ayun, nakatingin na ako sa camera. So guys, thank you so much. Stay safe and God bless everyone. Good night. Bye!